the part 2 of the first series that you've seen when Jack visited the professional. Yes. Pag-uusapan natin. Yes. Ang pag-uusapan namin ngayon is my tips, my personal tips on how to use your skincare products to get a optimum result. Yan. Para mas sulit naman yung mga in-invest yung mga produkto katulad ko na shopaholic. Grabe. Yes. So, please do stay tuned and watch this video. Okay. So, Mamaps, Papaps, natutulala siya kasi hindi siya makarelate. Hindi ka makarelate, di ba? Hindi ako makakapag-contribute. Yes. Wala akong makakontribute. Hindi ka makarelate. Pero matututo ka dito and you can actually advise your female friends and whatever. Oh, interesado ako. Oh, yes. Okay. So, katulad nga ng sabi ni Dr. Grace, okay, we will go to the first step. Tulad nga ng sabi ni Dr. Grace, na advice niya sa'yo, the first important skincare routine is cleansing. Yan. Now, we will not be discussing the products or ano siya or whatever, but I will teach you kung ano yung best way to get the maximum result when it comes to cleansing. Okay? Kasi, yung katulad ng sa kanya, nagbiginig lang siya ng bar soap. Na, kasi nga, according kay Jack, ayaw nga niya yung mahahabang ceremonies na yan, di ba? 1 minute lang ako maligo eh. Correct. So, yan. Oo. And di ba kaya nga sinabi ni Doktora, yung bar soap mo, hahatiin mo ng 4. Kasi pagka mga bar soap ng mga dermatologists, they use a special formula. Lalo na sa skin mo, sa skin type mo. Yes. And that is the first tip. You need to know your skin type. Yeah. So by knowing your skin type, you'll be able to know what kind of products you need to buy, di ba? Ano ka ba? Normal, oily, dry, combination, sensitive, di ba? So yan. If katulad sa iyo, ang sabi ni Doc, combination. Correct. Combination. Kaya yung binigay sa yung sabon, kahit no bar soap 'yun, specialized for combined skin. Yan. Kasi sabi nga niya, dito, oily ka, okay, sa T-zone mo, and then the rest is, normal. So, ako din, combined, and minsan, sensitive. Now, so by knowing your skin type, you know, you'll be able to find the right products for you. And talking about skin type, the second tip is try to read the ingredients. Ayan. So talagang babasahin yung ingredients. Correct. Kasi very critical yung ingredients. Kasi minsan, yung ingredients nung produkto nyo, and itong tip ko sa ingredients, yung pinakaunang nakalista dun sa ingredient, yun ang may pinakamaraming content dun sa product. Really? Sa lahat? Yes. Correct. Kaya nga pag sinasabi nila, ganito ang laman niya, tapos ang una mong nakita ay water. Oh, ito, purified water. Yes, correct. That is the major content of that product. Yun. So, kumbaga, sa concentration, siya yung may pinakamalaking portion. Talagang inaaral mo na siya. Talaga. Yes, correct. Kasi nga, isang taon akong nabaliw. At matatanong yan ni Je, at matatanong nyo yan sa housekeeper ko na si Baby kung gaano karami ang aking skincare products. Kilala ka na daw na nagde-deliver. Correct, yes. Best friends na si Baby. Oo, akala nila nagbebenta ako. So, ito lang yung very few products na makikita nyo. Yan. Okay. So, punong-puno. So, that's the second thing. You need to read the ingredients. Try to understand. Because these ingredients is going to address your specific concern. Yan. So, okay. Hindi porket nude ka nanood ng mga YouTube influencers na katulad namin. Di ba? Hindi pa naman tayo influencers. Oo. Hindi pa naman. Oo. Sana sa tulong nyo. Di ba? So, yun.
ang ending niyan, you don't have to keep on buying all these things. You try to find the specific ingredient after watching all these influencers and all these people who are advising you kung ano yung specific ingredient that will address your concern. Yan. Kaya kung ayaw niyo naman ng ganun, gawin niyo yung ginawa ni Jet. Ang maganda dun sa professional. Oo, maganda sa ginawa. Ang simpleng buhay. Oh, ano? Gusto ko sa ginawa, which is suggested naman niya talaga yun. Kasi nga, never pa talaga ako nagpunta ng derma. And I think, if you wanna do it the first time, do it the right way. Yes. So, kasi ayaw ko na rin mag-spend ng ano, mag-experiment sa mga tubig. Correct. Diba? Yes. Kasi kuripot niya. Sayang ang panahon. Correct. Sayang ang pera. No, yun! Lumabas din ang katotohanan. Pera ang issue. Kaya mayaman yan eh. Hindi. Oh, I wish. Oh, yan. So, anyway, that's the second tip na mabibigay ko sa inyo. Okay. The third tip is yung katulad nga ng sabi ni Dr. Grace na binigay din na routine, which is very basic, is cleansing. Ayan. Kailangan malinis ang mukha nyo. Kaya lang, pag nagki-cleanse kayo, huwag nyong i-strip down yung cleansing nyo. Ano yung ibig sabihin strip? Kasi yung iba, pag nag-wash ng face using soap, okay? Katulad sa'yo, bar soap. Ako, may iba-ibang klase ng soap. Ayan. Konti naman yan? Oo, konti. Ayan. So, nagtetest ako ng mga soap. Ayan. So, liquid yung soap ko. Meron din yung iba. Kasi marami klase kasi ng cleansing soap. Na may kanya-kanya rin siyang functionality. Kasi katulad nito, it is a soap, pero it's also an exfoliator. Yan, nag-exfoliate. Yes, oo. So, kaya makikita mo, may salicylic acid content siya. Yan. I can even pronounce salicylic. Yes, salicylic. It, which is actually my favorite. Di ba salicylic? Hindi. Salicylic. So, that's why it's my favorite ingredient. Kasi, Korea na naman. Yes, Korea. Because, honestly, ang Japanese and Korean, yan yung mga talagang very into skincare. Pero on the onset, talagang maganda na yung skin na nila, pagkapanganak pa. Yes, well, genetics. Pero kahit anong ganda ng genes mo, if you don't maintain it, like any other thing in this world, if you don't protect it, maintain it, you know, it will degrade, di ba? So, ang sa kanila kasi, talagang they really take care of their skin. Ayan. So, talagang nag-number one ang Korean skincare products and Japanese skincare. Actually, may labanan yan sila eh. Yes. Kaya lang kasi, sikat na sikat nga yung K-drama, K-pop. So, mas na-advertise nila yung mga skincare. Doon ko nga lang unang yan. So, yung iba kasi, ini-strip down nila. So, masyado nilang either they rub too much yung pagka nag-wash sila. So, you mean, dapat gentle lang. Gentle lang. And then, dapat lukewarm water. Wag mas malamig, wag din masyadong mainit. Kasi, nasa-shock yung balat ninyo. So, when you try to wash your face, use lukewarm water. And then, normally kasi, di ba, ang babae, unlike you, unless... Mababaeng tulad namin. Yan. Na pag nagme-makeup ka kasi, napakauso sa Korean na nagdo-double cleanse. Yan. Double cleansing. Before ka mag-makeup? Hindi. Pag magtatanggal ka na, cleansing nga. Ikaw talaga. Alam mo, nawawala siya sa sarili niya kasi nga, ito yung topic na hindi siya makarelate. Yun lang ang sabon, moisturizer, tsaka sunblock. Parang ang laki-laki na yung gagawin niya. Di ba? Okay. Yan. So, ang ending yan, ang babae kasi, they use makeup, especially for women of my age na marami nang tinatago. And again, watch our video na kung saan minakeupan ako ni Jet na halos i-cover yung buong mukha ko. Maganda yung result. Yun. So, please watch that link. So, anyway, that's
pagdating sa cleansing. Now, sa double cleanse, sometimes they use stuff like this, like oil base, para ma-remove yung mga waterproof na mascara, yung mga ganyan. Yung mga waterproof kasi nga, yes. Kasi, pagka hindi ka gumamit ng ganyan, ang tendency, pag ginamit mo lang yung sabon, minsan, the entire makeup, lalo na yung mga hard-to-remove makeup, eh, naandun pa rin. So, hindi talaga. Yes, kaya nga. So, that's why you need to do double cleansing. Tapos yung iba naman, kasi, di ba nung panahon na, di ba sabi ni Dr. Grace, may history ka ng acne. Oo, meron talaga. May history ka ng acne. Tapos, yung mukha pimple pa talaga ako. At saka nung dati, di ba meron, kasi usong-uso nun yung Eskinol, di ba? Yung gano'n. No. Kasi yung mga old traditional, I'm not saying na Eskinol ngayon, gano'n pa rin. Pero nung panahon namin, di ba, mga dehydrating kasi yung mga cleanser. Mga cleanser. Hindi na nga ngayon, huwag ka matakot. Ayun. Kasi iba na nga kasi ngayon ng mga formulation ng mga cleanser. Yes. So, pag bumibili kayo ng cleanser, kailangan hindi dehydrating. Kasi katulad ngayon, nauso yung micellar water. Ayan. Yun. So, kung ano... Dapat may micellar na yan. Oo, micellar water. Cleansing water. So... Oo. Now, ang isang mali ng mga... ng ibang gumagamit nito, akala nila, they don't need to rinse their face. Okay? So, you need to still rinse your face kasi may mga... chemicals pa rin na nakikita sa kanya. Okay, so that's the cleansing tip. Now, the second tip, kasi nga, sira ulo ako. Halata! Oo, na nagbibili ako ng sandamakmak kasi sa Korean, meron sila yung basic skincare routine yung binigay sa inyo ni Dr. Grace. And then, there is what we call the 8th step, the 10th step, and then the 12 step. 3 step nga. Oo, correct. So, alam nyo, nung una ko yan, nasiraan ako ng bait, nagbibili ako, na nag-start ako up to 12 step. Oh, di ba? Compliance is always a problem. Yes. So, okay. Paano sa lalaki? Kailangan ba? Hindi naman. Kasi nga, sira ulo ako. So, huwag kayong gagaya sa akin. So, the third is that, when you build a skincare routine, follow first yung suggestion ni Dr. Grace Kaiche, which is the basic one, which is cleansing, moisturizing, and then in the morning, you now use a sunblock. Yes, yun yung pinaka-basic. Okay? Now, kaya minsan, 3-step yung basic. Sa Korea kasi, ina-add yung toner. Ayan. Which Dr. Grace doesn't believe in toning. Ayan. Okay. Controversial din yan. Now, kasi nga, sa mga Korean skincare and Japanese skincare, toning is part of the basic skincare. Kasi what it does, it neutralizes the pH of your skin. Kasi ang natural pH ng skin ng isang tao is acidic, which is normally 5.5. Pero, if you delve into the toning part, which hopefully sa mga susunod na video namin, if you like, you know, you can make suggestion what you want to watch about skincare routine, okay? There are a lot of people na hindi lang professional that consider toning as not as a necessity, but a good step to add into your skincare. Kaya, mas mag-i-stick ako sa suggestion ni Dr. Grace. Kasi galing na sa professional yun. Di ba, Jeff? Ako rin. Kasi mas madali siya sundin. Correct. Yung 3-step ngayon, hindi ko masundan. Nadagdagan mo pa na isang step. Ako, correct. So, yun yun. So basically, kapag ka nagbi-basic skincare kayo, then that's yung sinabi ni Dr. Grace na basic, which is cleansing, then moisturizer, and then in the morning, you put a sunblock. Now, if that is your basic skincare routine, and then you have other problems or skin problems you want to address,
Kung kumbaga, kaya nga may step 8, may step 10, step 12, ganyan. Okay. Na huwag niyong gagayahin yan. Kasi nung ginawa ko yung check, halos 2 oras. But sabi nga nila, there's no shortcut to beauty. Yes, pero ang mali dyan is minsan dahil hindi tayo nagbabasa ng ingredients, minsan may mga ingredients kang dun sa step 12 na yon dahil sa naniniwala ka sa lahat na nagsasuggest, nakukombine mo yung mga ingredients that are against each other, okay, or doesn't do. Ano pa yung ginagawa mo? Nabobore siya. Ayaw, hindi kayo kasing nabobore nito kaparte. Kung alam niya, naglalaro. Interesado ako. Ayaw ko nga, so plastic. Hello. Ayan, so, so, ayan yon. So, they, ayan, nawala tuloy ako. The fourth thing is, bago kayo nag-rebuild, try to add or try to use one active ingredient at a time. Alimbawa, gusto mong mag-add dun sa basic routine mo, which is cleansing and then moisturizer sa gabi, di ba? So if you want to add something in between, then you add one active ingredient at a time. Yun. Kasi minsan, lagi tayo ng lagay, katulad ng ginawa ko, to the point na minsan, nagkakaroon sila ng reaction or nini-neutralize nila or they neutralize each other's pero reaction. Lahat ng produkto dito may active ingredient. Yes, correct. May active ingredient siya. So, kaya nga, kailangan, alam mo, yung mga active ingredient that might not such a good result for you. Halimbawa, let's say, nagsabay ka ng, let's say, retinol, okay, sa vitamin C. Pareho silang matapang, di ba? So, huwag kang magulat kung nagbabalat ka, di ba? O nag-flake ka, ganyan. So, minsan, you have to separate how often do you use, okay? So, yun yun. When you build a skincare routine, try to start with the basic. Huwag niyong gagayahin yung ginawa ko. And then, do it one active ingredient at a time. Okay. Yan. Okay. Natutulog na siya. Sana hindi kayo natutulog habang natuturo ako ng maximum way of doing your skincare routine. Wala pa nga tayo sa kalahati eh. Naglalaro ka na. O, panglima, napaka-importante, pag kayo nag-a-apply ng mga skincare routine, make sure you wash your hands. Ayan. Kailangan ko ba? Oo. Napaka-basic niyan. Kaya lang marami ang hindi naglilinis ng kamay. So, nagta-transfer kayo ng bacteria and all these things na nagko-cause ng additional skin problems sa inyo. So, that's a very basic thing. When you apply something, make sure you wash your hands. The sixth tip na mabibigay ko sa inyo is that if you're trying to build a complete routine, and ba, nagdagdag kayo from the basic. Knock-knock! Are you there? Nakikinig po ako. Ayun. Wala pong hindi interesado. Yeah, pero sure. Ayan, no? Plastic eh. Sobrang. Kasi nasa kokote niya, ang daming sinasabi, mahal ng gagastos niya. Oh, continue. Okay. Now, the sixth thing is that when you're building 8 steps, halimbawa, kinarin mo na gusto mo mag 8 steps or mag 10 steps or mag 12 steps na katulad ko, how do you know now the arrangement kung kailan mo sila i-a-apply? Di ba? May ganun pa. Correct! Oo. O, tapos? Ang pinaka-basic rule sa application is you go from the lightest to the heaviest ng consistency. Ah, akala ko yung weighing scale ka. Hindi. May weighing scale ka? Ah, ito, 2 grams lang. Hindi. From the lightest consistency to the heaviest consistency. Wow. And normally, the end product that you should be placing kung gagamit kayo ng oil is the oil. Yun yung heaviest. Oo, yun yung thickest eh. Kasi,
pagkainutan niyo yung tikis, ang ending niyan, yung live products na mas fluid o less consistency, hindi na siya maa-absorb ng skin mo. Kung walang oil, ang pinakalast na product na ilalagay mo is the moisturizer. I like the moisturizer. Yes, so yun, kasama yung kasi sa basic. So, that's another tip. So, ilan na? Sige nga, tingnan ko nga kung nakikinig ka. Third. Ilan yung ano? Anong third? Anong third? Three steps lang kasi. Hanggang three steps lang ako kasi. Yes. So, let's make it fast bago matulog to. Bago ko tulugan ni Jeff. So, let's go to the seventh tip. Ayan. The seventh tip naman is that when you wash your face, okay, either you pat it dry, wag yung scrub ba? Yes. Yun yung mga forces na that will cause you wrinkles. And then use your this finger. Oh, bawal yan. Oh, this one ah. Hindi yung isa ha. Oh, this ano ba to? Fourth? Anong finger to? This is what? This little finger went to top. Okay. Ano ba to? Ring finger. Ring. Oh, correct. Galing. Ring finger. Use your ring finger kasi less ang muscle niya. Especially when you're applying products in the eyes. Less yes. Palang muscle ng ring yes. Because you do not want to keep on stretching your eyes or skin. Diba? So nagkocaution. Yes, yes. So, yan yung mga, yung kumbaga, the seventh tip is you try to not tag your skin too much. Kasi nga, this will all cause wrinkles or aging, ika nga. Yung halimbawa, piniprick nyo, yung mga ganyan, nagpiprick ka, hindi pa lumalabas. Diba yun nga yung sabi ni Dr. Grace, diba? Na guilty. Hindi pa, oo, she talked about the issue of facial centers, yung mga ganyan. Kasi nga, minsan, pag hindi professional ang gumagawa sa inyo, they're trying to force yung pus to come out even if it's not ready to come out. So, nangyayari nagkakaroon ng force or even the way you sleep. Yan. Even the way you sleep, ang tendency, yan, katulad ni Jackie, lagi nakaganyan, yan, nagko-cause yan ng wrinkles. Yan, yung mga ganon. So, yan yung ika-seventh na tip. Ayan. O, di ba? Now, the eighth is when you apply certain, like for example, serum, essence, you know, all these things, even the moisturizer, place not too much, a certain amount. Ayan, papakita ko sa inyo, it's pea size. Yeah, demonstration. Yes, pea size. So, pea size lang, huwag masyadong marami. Kasi hindi naman kailangan masyadong marami. Ayan. So, para hindi kayo dito nilalagay, pea size lang. Hindi nilagay ko lang dito para madali nilang makita. Going back dun sa yung wala masyadong force, di ba? Pea size to, di ba yung kanina sabi ko walang force? Pag nilalagay nyo yung product nyo, huwag yung masyadong nirarab nyo. Talagang minsan tinatap mo lang na ganyan, yan, tap, para mas ma-absorb na hindi ka nagkokos ng wrinkle, yan. Tapos, ang number 9 naman, make sure that when you buy your products, it is not fake. Yan, kasi marami kasing fake na lumalabas. How do you know? Yun na nga, kasi normally, yung mga legitimate na products, and honestly, kaya talagang I have invested, kaya ako nag-YouTube na ngayon eh. Sa sobrang dami ng invested na ginawa ko to address my skincare problems, okay? Sabi ko, might as well share it with all of you, mamaps and papaps, kung ano yung talagang naging skin journey ko. So, minsan kasi, there are stores, lalo na yung mga sikat, na may mga sellers sila.
Yung mga hindi naman sa kanila minsan diretso galing eh. May mga seller sila at may mga unscrupulous na seller na nagbebenta ng fake. Oh, so paano natin ma-advise yung mga mamas at papas yes. para iwasan bumili sa ano? Yes. So, minsan kasi you will know, like for example, sa packaging nila, makikita mo agad kung yung packaging, lalo na yung mga sikat na brand. Kaya lang, yung iba ka bumibili online. Hindi mo naman makikita yung packaging. Correct. Pwede mo namang isole pagka medyo parang hesitant ka. Then, let's just say, for example, sa Innisfree, di ba? Kasi sikat ang Innisfree na branding. Na kasi reasonably priced, tapos effective naman most of its products. So ito, available ba ito locally? Yes, available yan locally. Sa yes, yes. Meron yan sa mga mall. Nagbibenta sila. So, as I said, try to halimbawa if you plan, at saka lalo na pag masyadong mura, halimbawa let's say, kasi majority, alam nyo, honestly, ang dami kong finalo na mga YouTube influencer, tapos na naiinganyo akong bumili kasi galing-galing nilang mag-convince, tapos pag pinuntahan ko kung saan bibili, nalalaglag ako sa upuan ko o sa kama ko, kasi they're not cheap. So, there are some products na it's not cheap. So, if the product that you are planning to buy seems to be too cheap or too good to be true when it comes to price, then ibig sabihin, malamang fake yun. Yan yun. Kasi katulad nito, ito yung pinaka-favorite kong vitamin D na La Roche-Posay na sa totoo lang, worth every penny na binabayad ko. So, pagka nakabili kayo nito ng vitamin D, yes, oo. So, pag nakabili kayo niyan ng less than 1,000 pesos, malamang fake yun. Ito ba talaga ang presyo? Oo, yan. Napakamahal po, mga kaibigan. So, pagka mga less than 1,000 yan, malamang fake yan. Kasi ito, ino-order ko pa yan sa special online site kasi hindi siya available sa Pilipinas. Ayan. Mahal magpalit. Ayan. Mahal talaga. Kaya nga kailangan talaga, tama si Dr. Grace. Kailangan ang lalaki mag-concentrate, kumita ng pera. Tapos kami magpapaganda para may panggastos kami sa kinita niyo. Okay. And then, another tip for you is that you need to exfoliate your skin at least once or twice a week. Paano mo ginagawa yun? Yun, yung exfoliate, hindi. Meron kasi, again, I will not delve in too much to exfoliator kasi baka iiwan na ako ni Jack at maglabas na ng tulugan dito. Okay. So, ang exfoliator either physical or chemical. Katulad nito, this is, yan, yung inaamoy niya, this is a physical exfoliator kasi gumagamit ka ng special force to exfoliate your skin. Amoy grapes? Ayan. Yes, amoy grapes. So, yan, sige, amoyin mo yan. Yan, oo. Yan. So, and then, meron namang chemical na parang katulad nito, chemical to, this is a soap na automatically nag-cleanse ka na, nag-exfoliate ka pa. Oh, yan. Tapos meron din na mask naman na ginagamit din to exfoliate, and this is really my favorite ever. Honey? Yes. Yes, but it dries out and becomes a mask. And this is from Australia. And this is actually you can purchase it in the grocery store in Australia. Nabak, yes. Oh, oh. Oh, yeah. Yung grocery ka sa Australia pa. Correct. Yes. Medyo mahirap din siyang hanapin. Pero kapag nagpunta kayo ng Australia, kasi ang brother ko kasi nakatira sa Australia. So, wala ka sa brother ko. nakatira saan? Ayan. Pero honestly, meron ding mga online stores. And then, later on, sige, tingnan natin kung
kung pwede ako magkaroon ng, you know, extra, ano, and then ibenta ko na lang sa inyo, di ba? But this is really a very good mask, honestly, for exfoliating. Kasi pagtanggal mo talaga sa kanya, kasi ilalagay mo lang siya sa mukha, and then hayaan mo siyang mag-set, yung titiga siya matutuyo, and then once you wash it, that is the only time since I got a little bit more matured. Now, when I touch my skin, it is really soft. Manuka honey. Yes, oo. Sikat diba, kasi yan. After a while, after 30 minutes, ba? After 30 minutes? Normally kasi, nasa 10 to 15 minutes, nagsiset na siya. And then, yung mga bubuyog na napupunta sa mukha mo, sila na bahala magtanggal. Kaya sobrang effective kasi natural na natural ang pop-ups. Okay, after ano, huwag kang mag-alala, pwede ka nang matulog. Okay, the last yun na tip ko is proper storage. Pagkatapos kang pinabili ng sandamakmak na produkto, now you have to properly store them. Not all products requires refrigeration. Kasi ako nung dati nire-refrigerate ko eh. Now, kasi nga super init, di ba? So, saan yung dapat ko? Well, at least in a room temperature place. Ayan. But like, for example, sa face mask, masarap siya. Ito yung pang-hydrate. Kasi yung nakikita nyo sa K-drama ba? Obvious, lalagay nyo sa K-drama. Tapos, ang ending niya is masarap siya pag nasa gacha sa ref. Kasi malamig. Ako, kakainin mo siya. Pwede rin. Kasi katulad nito, cucumber. Tama ba? Cucumber. Cucumber. O, sige. Cucumber. Yan. So, yan yung proper storage para hindi magtagal naman yung shelf life nyo. Lalo na kung katulad ko kayo, nabili ng bili to the point na hindi ko akalain, pwede na pala akong maging YouTube influencer. Sa sobrang daming produkto sa bahay. Ito talaga yung reason. Yes. Para mabawi niya yung investment niya. Yes. Kaya kailangan namin ng followers. Kaya oo, correct. Kailangan namin ng followers. And if you have additional tips on how to maximize the products that you buy for your skincare routine, please don't hesitate to comment below. Yan. Para share, naman, share the team. Yes, oo. At saka, if you have any other suggestion of what you like us to do in our future videos, we, Jack and I, will really appreciate if you will comment. Yan. And especially if you like my video, hindi katulad ni Jack na muntik nang matulog sa upuan niya. I like the video. Please click the thumbs up and then do subscribe. And also, if you want to know when we upload our video, please hit the notification bell. Yeah. And also, we have Facebook, Twitter, and Instagram accounts na ilalagay namin sa description below. And if you like to find out some of the brands here that you get to see, some of it I will write and visit on the description. Ayan. Okay, so mama, papa, gusto nang matulog ni Jack. So we will say bye-bye to all of you and thank you so much for watching. Bye!